Magandang araw po sa inyong lahat. Narito po tayo ngayon sa Hinapulan. Ito po ang pinapasyalan ng mga kababayan natin dito sa lawigan ng Maranduque na tinatawag na Sea of Cloud. Sagana po rito ang tuwing madaling araw o tuwing ganitong umaga ay maulap ang mga kabundukan. Kaya nawiwiling pumunta ang maraming tao upang pasyalan ang lugar na ito. Sa araw ito ay nais ko po magbahagi muli ng salita ng Diyos sa inyong harapan, sa inyong mga cellphone upang ito po ay maging daan na tayo ay mapalapit sa Diyos. Sa Exodus chapter 20 verse 1, ang kasulat po rito ay dito po isinulat ang 10 utos ng Diyos. Sa banal na kasulatan sa lumang tipan, sa panahon nila Moises, ang Diyos ay nagbigay ng utos. 613 ang utos na binigay ng Diyos. Pero itong 10 utos ay parang pinaka-espesyal na utos sa mga Israelita na dapat nilang lakaran. Na ang Diyos mismo ang nagsulat doon po sa bundok. Kaya ngayon pong oras nito, sa mga kabundukan ako pumupunta para ibahagi ang kanyang banal na salita. Ito pang sinasabi, ito ang sinabi ng Diyos. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto at humango sa inyo sa pagkaalipin. Ang ating pong paksa ngayon ay gusto ko pong talakayin sa inyo ang ibinigay ng Diyos na 10 utos sa mga Israelita. Bagamat ang Diyos po ay nagbigay ng kautusan sa banal na kasulatan sa lumang tipan na 613, ito pong 10 utos ay ang Diyos mismo ang sumulat sa kanyang mga tapyas na bato na ibinigay kay Moises para ito ang sundin ng bayang Israel. Exodus chapter 20 verse 1, ito ang sinabi ng Diyos. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto at tumango sa inyo sa pagkaalipin. Pagpalain mo Diyos ang mga taong nakikinig ngayon ng aking binabahaging banal mong salita sa lahat ng nakakarinig at nakakapanood sa social media. Ibinibless ko po ang lahat ng ito, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Una sa lahat, ang kanyang utos ay huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa Kanya. Ang Diyos ay nagbilin na huwag tayong magkakaroon ng ibang Diyos sa lahat, maliban sa may likha o sa lumalang. Tulad ng mga tao ngayon, ang Diyos ay ang mga nilikha o ang mga nilalang. Wala tayong ibang kikilala ng Diyos kundi yung may lalang ng langit at lupa o lumikha ng lahat ng bagay nito. Ang kanyang unang utos, huwag tayong magkakaroon ng ibang Diyos. Pangalawa, huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyosan o kaya larawan o ribulto na anumang nilalang na nasa himpapawid, nasa lupa o nasa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga Diyosang iyan sapagkat akong si Yahweh ay mapanibaguhin. Parurusahan ko ang lahat ng ayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak hanggang sa ikapat na saling lahi. Ngunit ang lahat ng umiibig sa akin ay pagpapalain ko hanggang sa kanilang kaapu-apuhan. Ang salita ng Diyos ay maliwanag na huwag tayong magkakaroon ng larawan o Diyos-Diyosan, ribulto, na katulad ng kawangis na sa taas sa langit, sa ibabaw ng lupa at sa tubig. Ito po ay utos ng Diyos na dapat walang ribulto na inilalagay sa mga simbahan kapag tayo ay sasamba o mananalangin. Kung meron mang gumagawa nito, ito ang panahon. Mamulat nawa ang ating isipan sa salita ng Diyos. Sapagkat ito po'y ginagawa natin, may kaparusahan. Sabi ng Revelation chapter 21 verse 28, sila'y ibubulid sa dadagat-dagat ng apoy kapag tayo ay may mga Diyos-Diyosan. Pangatlo,
huwag natin o huwag inyong babanggitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh sapagkat panlulusaan ko ang sinumang mamanggit nito ng walang kabuluhan. Huwag natin babanggitin sa kawalang kwenta-kwentang bagay ang Diyos. Mga kaibigan, ito po ang pangatlong utos ng Diyos sa atin. Pang-apat, italaga ninyo sa akin ang araw ng pamamahinga. Araw ng pangilin o isang araw para sa Kanya. Anim na araw kayong gagawa ng inyong gawain. Ang ikapitong araw ay araw ng pamahinga at itatalaga ninyo sa akin sa ikapitong araw. Walang gagawa isa man sa inyo, kayo ang inyong mga anak, mga katulong, ang inyong mga hayop o sino mang naninirahan sa inyong bayan. Anim na araw na ginawa ko ang langit, ang lupa, ang mga dagat at ang lahat ng nasa mga ito. Namahinga ko sa ikapitong araw, itinangay ko ito at itinaga para sa akin. Mga kaibigan, alalahanin natin ang isang araw para sa Diyos. Ibigay natin sa Kanya. Magtrabaho tayo mula Lunes hanggang Sabado. Pero dapat naman, alam natin sa ating tayo mga Kristiyano, kapag ang kalendaryo natin nakikita na sa bahay, yung pula, nagpapaalala, stop. Kung baga sa traffic light, kapag nag-red, kailangang huminto ka. Kung hindi, maaksidente ka. Kapag nag-green, go! Mula Lunes hanggang Sabado, green. Sige, magtrabaho kayo. Pero dapat, meron kang panahon. Sa kalendaryo, inuulit ko, nagpapaalala, ang araw ng Linggo ay nakapula. Stop tayo, magpunta tayo sa mga simbahan para alalahanin ang isang araw na dapat nating italaga sa Kanya. Panglima, igalang ninyo ang inyong ama't ina, sa gayoy mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinigay ko sa inyo. Ang panglimang utos ng Diyos, ang ating mga magulang, ama't ina ay dapat nating igalang, mahalin, para magkaroon ka ng mahabang buhay sa mundong ito. Kaya kung meron pa kayong mga magulang, mahalin po natin. Panganim, huwag tayong papatay. Kung meron man tayong puot sa ating kapwa, ang sabi ng salita ng Diyos, katumbas nito ng pagpatay. Kaibigan, maraming pagpatay ngayon. Lalo na pa sa parting hulo-sulo. Kabi-kabila ang patayan. Ngunit, ikaw na nanonood, ang pagpatay, isa sa mga inuutos ng Diyos. Pampito, huwag kayong mga ngalunya. Ang asawa mo ay mahalin mo. Huwag nang magbibigay pa ng iba o kukuha ng iba. O sa kay si Eva ay huwag nang mag-aad. Magdadagdag. Pang-8, huwag kayong magnanakaw. Yung hindi iyo, huwag mong kuhanin. Sa panahon ito, hindi lamang mga holdapper, karnapper, kahit sa gobyerno, nababalita sa TV, sa telebisyon, ninanakaw ang pondo ng bayan kung bakit sila ini-interview o iniimbestiga sa Senado at Kongreso. Walang tigil ang pagnanakaw sa pondo ng bayan kung bakit ang bansa ay nahihirapan. Huwag kang magnanakaw. Huwag kayong sasaksi sa di katotohanan, sabi ng Pangsiyam, laban sa iyong kapwa. Huwag tayong sasaksi kung hindi totoo. Ito po ay kasinungalingan. Ang sabi ng Revelation 21 verse 8, at lahat ng sinungaling ay pupunta sa dagat-dagat ng apoy. At pang-10, huwag mong pag-iimbutan ang sambahayan ng iyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alila, mga baka o asno o anumang pag-aari niya. Huwag tayong mag-imbot ng hindi sa atin. Ito ang salita ng Diyos na ibinigay sa mga Israelita at sa panahon ito ay pwede nating i-apply sa ating pang-araw-araw na buhay. Panginoon Diyos, magpalaan niyo po ang lahat ng mga nanonood. Inilim po namin na wapo ay magbigay sa nila ng aral ang minsan ito
na patuloy ang iyong salita ay matimo, matanim sa nilang mga puso. Salamat po, Diyos, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. God bless po sa inyo lahat. Kung kayo po ay napagpala ng aking binahagi, ay pwede niyo pong i-like. At siyempre, huwag niyong kalimutang i-share sa inyong mga Facebook account. Ako po si Pastor Albert, at doon po sa Kawit Marinduque ay pwede po kayong pumunta o dumalo tuwing araw ng Linggo ng pagsamba. God bless po sa inyo lahat.